Hello at welcome sa our collection station. Ngayon ang re-reviewin natin yung Star Wars The Black Series na Jango Fett dun sa Episode 2 Attack of the Clones. So check natin yung box ng figure. Sa unahan makikita natin yung artwork ni Jango Fett. Tapos kita natin yung figure. Ako nagagandahan ako sa kanya. Tapos kamukha niya yung actor talaga. Sa gilid, ito number 15 siya. Kabilang side, name lang ni Jango. Sa likod, ito yung ibang mga information niya, pwede nyo i-check kung gusto nyo. Kasi yan lang, mga warning. Sa ilalim, wala, ganun lang din. So, unbox natin yung figure. Okay, so ito na si Jango Fett out dun sa pack. Ito na si Jango Fett out dun sa packaging niya. Ako, nagagandahan talaga ako sa kanya. Kuhang-kuha nila yung likeness niya dun sa movie. Lalo na yung itsura ng actor, kamukhang-kamukha din siya. So, ano ba yung mga kasama sa kanya na accessories? So, ito yung helmet, yung jetpack niya, dalawang blaster. Check natin yung blaster. Ang ako nagagandahan ako dahil kamukha niya talaga yung blaster ni Jango Fett. Ang hindi ko lang gusto sa kanya, masyadong malambot yung ginamit nilang rubber or plastic na madali siyang mag-bend. Pero siguro, ano na din siya, protection na din siya kasi para hindi siya mabali kaagad. Pero sana medyo mas inanohan nila, tinigasan nila ng konti, dalang lambot niya talaga. Yan. Pero okay lang naman, at least kamukha niya yung sa weapon talaga ni Jango Fett. Yan. Sa paint niya, may dalawang shade siya, silver, tapos yung sa hawakan, ito. Silver yung dito, tapos dito medyo grayish ba? Yan. Kaya hindi lang siya isang color. Nilagyan nila ng ibang detail yung blaster. Check natin yung jetpack. Ito naman yung jetpack ni Jango. Yan, maganda yung color. Maganda yung build niya. Tapos ito, ikakabit niya lang dun sa likod ni Jango. Kaya maganda yung gawa nila dito sa mga accessories ni Jango. Ito yung missile. Pero hindi siya natatanggal. Talagang nakadikit lang siya. Yan. Tapos yung helmet. Yan. Maganda yung detail nila. Kasi kahit na yung yupi dun sa ulo nung helmet ni Jango, meron din. Hindi siya sira dun sa pagkakagawa ng helmet. Talagang kasama siya. Tapos dito sa side na to, yan, may dumi-dumi. Yan, maganda yung detail nila dito sa helmet. Kaya maganda yung ginawa nila. Same dun sa Stormtrooper na Luke at saka Han Solo. Imbis na alternate head yung gagawin nila, pwede mong alisin at saka isuot yung helmet. Kaya mas maganda yung ganong feature. Check na natin yung actual na figure si Jango. Ayan, kaya kamukha niya talaga yung actor. Ito na yata yung nagsimula na sila dun sa 3D print nung sinascan na nila yung mga mukha ng mga actor, tapos yun na yung ginagamit talaga nila para mas accurate yung itsura ng mga actor dun sa mga figures. Tapos yung armor niya, ayan, ang ganda nung pagkaka-design nila. Kasi hindi siya yung malinis na armor. Kaya makikita nyo, may mga weathering effects siya. Ayan, may mga battle scars. Ayan, may mga gas. Ganda nung... Hindi ko lang alam kung ito na yung best scar armor. Ah. Parang yung sa Mandalorian kay Mando. Kung nagustuhan nyo yung series na Mando, comment kayo dun sa baba. Ako, nagandahan talaga ako dun sa series na yun. Lalo na kay Baby Yoda. Pero yung tamang pangalan sa kanya, The Child. Abangan na lang natin yung next na season. Ayan. Tapos dito, ito yung sa akin lang. Medyo nagka-problema yung dito, yung mga wiring niya. Natatanggal siya. Kasi medyo maiksi nga din yung wire. Na pagka binend mo siyang ganun, ayan, dito dapat siya nakakabit. Nauhugot siya. So, hinayaan ko na lang. Kasi tuwing i-bend mo siyang ganyan, natatanggal din naman siya. Yung dito sa kabila, hindi ganun eh. Ayan, medyo masinabaan nila. Yung sa kabilang side lang yung nagka-problema. Tapos tingnan nyo yung pagkaka-paint nila dun sa damit. Ayan, no, hindi lang siya single shade ng blue. May mga weathering siya, may mga shadow effects siya. Kaya ang ganda nung
paint nila dito sa figure. Ayan. Pati dito sa pants, ganun din. Ayan. Kaya hindi cheap yung dating nung figure. Yung boots, maganda din. Ayan. Tapos yung holster, pwede mo talagang ilagay yung mga weapon niya. Hindi lang siya basta props. Tapos dito, at least ginawa nila na hindi yung kagaya yung naging problem doon kay ano, kay Han Solo. Kasi yung kay Han Solo, ito, yung naging problem dito, na-limit yung movement dahil dito. Yan. So sa case naman ni Jango, hindi ganun yung naging problem. Kasi ito, naigagalaw din siya, naigagalaw siya. Yung dun kasi kay Han, nakadikit eh. Ito hindi. Kaya, hindi nakaka-restrict dun sa movements niya. Ayan. So, check na natin yung articulation. Nakita natin yung details. Ayo, pakita na lang natin yung dito. Ito yung sa hook niya. Ayan, yung sa arm. Ayan. Sa mga pouch dito, maganda yung paint. Tapos dito, yung design. Ang di ko lang masyadong gusto sa kanya, masyadong lawit lang yung dito, yung sa neck joint. Halos lagi siya naka-expose. So, articulation na tayo. Sa shoulders, pwede nyo siyang itaas hanggang ganyan. Same sa kabila. Yan. Tapos may movement siya dito. Yan, nagagalaw siya. Hindi siya double jointed. Single joint lang siya. Tapos wrist articulation, yung leg na iikot. Tapos nakakatingala siya. Yan. Tapos nakakatungo din siya. Pero syempre pagka kinabit mo na yung helmet, mamaya check natin kung magkakaroon ba ng restrictions pagka nilagay natin yung helmet niya. So, wala ding restriction. Yan. Yun lang, pagka inaangat yung helmet niya, ayun, yung baba niya na-expose. Yan. Kaya ganyan na lang. Tapos sa waist, na i-move siya. Walang, tapos ito nagagalaw din. Yan, may torso din. Pero hindi gaanong malaki yung nagagawa dahil tumatama na siya dito sa belt. Hindi siya nakakatungo. Pero at least meron pa din, di ba? Tapos sa legs, yan, pwede mo siyang itaas ng hanggang ganyan. Tapos ito na iangat ng ganyan. Hindi nakaka-restrict yung holster. Maganda yung ginawa nila doon. Knees, double jointed siya. Yan. Medyo matigas yung joints. Yan. Tapos yan, may ankle pivot. Yan. Kaya maganda yung magagawa nyo mga pose sa kanya. Yung jetpack niya, kabit natin sa likod niya. Ito. So, may buta siya dyan. Shoot nyo lang. Ganun lang siya kadali. Kaya nakita natin ngayon yung review ng Jango Fett ng Star Wars The Black Series. Yung tatay ni Boba Fett sa Attack of the Clones. Kaya kung nag-enjoy kayo dun sa review na to, pwede nyo i-click yung like button. Tapos, kung hindi pa din kayo nakakapag-subscribe, pwede nyo ding i-click yung subscribe button dun sa baba. At yung notification button para pag kami mga bago tayong episodes, mano-notify kayo kaagad. So again, thank you for watching. Stay safe. See you next episode.